My dear. Yes. Ano ba ang mga benepisyo ng pagkilala at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Maraming benepisyo yan, my dear. Unang-una, kagalingan sa ating physical na karamdaman. Maraming mga karamdaman na ang dahilan ay bunga ng kasalanan na nagagawa ng tao. Kaya nga nung ang Panginoong Jesucristo ay pinagaling niya yung isang Hudyo, at nung muli niyang makita, ang sabi niya, ah, biyaya at magaling ka na. Huwag ka nang magkasala upang hindi na mangyari sa iyo ang mas malubhang karamdaman. Ipinapakita lang sa atin na ang Biblia ay nagtuturo na kung tayo po ay lalapit at ihingi ng tawad sa Panginoon, maraming sakit physically ang napagagaling sa mga karamdaman. Ikalawa, napapagaling po nito ang ating spiritual na karamdaman. Sabi nga sa Biblia, kung ang inyong kasalanan ay maging mapula, ay magiging maputi ito na gaya ng niyebe. Kung ang inyong kasalanan ay maging mapulang-mapula na gaya ng dugo, ay magiging balahibo ito ng tupa. Ganito inilalarawan ng ating Panginoon Diyos ang isang taong lumalapit at humihingi ng tawad. Kailanman hindi niya itinatakwil o itinataboy po ito. Sapagkat ang kasalanan kasi ay parang isang kanser sa lipunan na dapat wala ng kagamutan na kayang sirain o wakasan ang ating buhay espiritual maging ang ating buhay sa hinaharap. Kaya naman sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Panginoon, tayo po ay napagagaling hindi lamang physically maging sa espiritual na kalagayan. Ikatlo, ang paglapit sa Diyos at paghingi ng tawad ay daan ng kaligtasan. Ang sabi nga ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, my dear, kung walang tunay na pananampalataya na walang kalakip na gawa, tunay na wala rin kaligtasan sa isang taong hindi marunong magsisi. Kaya kung nais nating maligtas, kailangan nating ibaba yung ating pride, tayo'y lumapit sa Panginoon, tayo magpakumbaba. At ang pangako ng Biblia, tayo po ay kanyang patatawarin. Ikaapat at huli, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y sa inyong amang diablo. At kung ano ang nais ng inyong ama, ay inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao at sinungaling, at likas ito sa kanya. Kapag siya ay nagsisinungaling sa ganang kanyang sarili, ay natural lang ito sa kanya sapagkat ito talaga siya. Bunga ng kasalanan, tayo po ay naging anak din ng diablo. Subalit nung tayo ay lumapit at humingi ng tawad sa Panginoon, nagbago ang ating likas. Bilang dating anak ng diablo, tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. At ang sabi sa Biblia, tayong mga anak ng Diyos ay kasama ng tagapagmana ng Panginoon sa lahat ng mga bagay o sa buhay na walang hanggan. Kaya ang paglapit at paghingi ng tawad sa Panginoon ang siyang pangunahing hakbang o daan upang lalo nating maunawaan ang kanyang banal na kalooban.